Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat ay sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhob ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad, na pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ng anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo ay ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan habang dai nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media outlet natin, merong isang ama pauwi ng bahay. May dala-dala siyang ilang pirasong donut. At ang sabi ng kanyang anak sa cellphone, "Pa, nasan ka na?" Sumagot naman ang tatay sa text, "Pauwi na, anak. 400 lang ang kinita ni tatay. 200, binili ko ng paborito ninyong magkapatid. Donut, mura lang. Kaya natitira na lang 200 sa pera natin." Sumagot yung bata, "Pa, hinihintay ka na ni mama." "Okay lang yun, pa. Kahit wala tayong pera. Okay lang yun, pa. Kahit donut lang kakainin natin sa Noche Buena. Importante, pa, nandito ka. Kasama ka namin. Uwi ka na, pa. Nihintay ka na namin. Mamayang alas 12, donut lang kainin natin. Pero, pa, masaya kami. Magkakasama tayo." Nabasa ko lang po ang kwento na yan. Nabasa ko lang ang credit sa naggawa ng kwento na yan. Marami sa atin meron sa buhay. Marami sa atin may mga bagay tayo. Pero nagrereklamo tayo. Maraming tao hindi makita ang halaga kung ano ang meron siya. Kung maliit meron ka, para pa rin yan sa ikabubuti mo. Kung malaki ang grasyang binigay sa iyo na Diyos, para yan sa ikabubuti mo. Lahat ng bagay nilikha ng Diyos sa ikabubuti natin. Ang gamit na meron tayo ay para sa ikabubuti natin. Hindi tayo o hindi nilikha ang tao para sa mga bagay. Hindi ka nilikha para sa pera. Hindi ka nilikha para sa bahay. Hindi ka nilikha
para sa kaprasong lupa. Di kanilikha ng Diyos para sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Nilikha ka ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. At ang lahat ng Kanyang nilikhang bagay para sa ikabubuti natin. Maliit man o malaki, meron tayo sa ikabubuti natin yan. Maraming tao hindi matuwa at hindi natutuwa sa mga meron siya sa buhay. Ang maliit o malaking meron tayo na siyang biyaya na Diyos. At makita natin itong isang pagpapala, magtutulak sa atin na magpasalamat. Kaya anumang meron tayo, sabi na matatanda, maliit man o malaki, magpasalamat sa Diyos. Meron pang sinasabi ang mga matatanda, meron man o wala, ginamit yung salitang wala, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit tayo naririto ngayon? Nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil meron man o wala, bagay man o anuman, buhay pa rin tayo. At ang buhay ay senyales ng pagpapala. Kaya yung katabi mo, ako, pagpapala. Dahil kung hindi yan pinagpala ng Diyos, hindi na yan umabot ng 2024. Tignan nyo yung katabi nyo. Mabaho rin ang hininga. Buhay yan. Buhay tayo. Kaya marapat magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit ka deboto? Dahil nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. At ikaw ang magpapatotoo sa buhay mo, sa buhay natin, kung sino ang poong Jesus Nazareno. Ano mang meron tayo, dapat magdulot sa kapwa natin ng pagkakita sa kabutihan ng poong Jesus Nazareno at magtulak sa atin para ang ating kapwa ay ilapit din sa Kanya. Napunta ako sa Quiapo, pari na ako, dahil sa isang yumaunang pari, Father Albert de la Cruz. 2006, kinukulit ako ng matandang pari na yon. Doon sa San Carlos, sa bahay pari. Sabi niya, lagi ka naman dito sa Maynila. Lagi ka naman dito. Bakit hindi ka pumunta sa Quiapo at tulungan mo kami magpakumpisal? Sabi ko, ayoko. Ayoko magpakumpisal. Ayoko napakahabang kumpisal. Yung pa sabi ko sa kanya, halika. Sabi niya, hindi siya nagsawa na dalhin ako dito o sabihan akong pumunta rito. Isang araw nakita ko na lang ang sarili ko nakatayo dyan sa gilid. Kasama ko si Father Albert. Pumasok kami sa opisina ni Monsignor Clemente. At sabi ni Monsignor kagad, magpakumpisal ka. Magpakumpisal ako simula 2006 dito sa simbahan. Nailapit ako dahil sa isang paring may debosyon sa kanya. Marami rin akong pilit na nilalapit sa kanya. At kayo, sigurado ako na marami rin kayong nailapit na sa poong Jesus Nazareno. Marami na kayong inaya at marami rin nakita ang poong Jesus Nazareno sa inyong buhay. Kaya nakikita nila sapagkat nakita nila ang biyaya at pagpapala sa iyo. Pag nakita yun, na ilalapit natin ang kapwa natin sa poong Jesus Nazareno. Kaya nalikha tayo, nabuhay tayo para sa Kanya. At ang misyon natin, ilapit din ang iba sa Kanya. Ano man meron tayo, ay biyaya Niya. Ano man meron tayo, ay ginagamit natin bilang pasasalamat sa Kanya. At alam natin naman, tayo mga deboto na nandito, alam na alam nyo, hindi nagkukulang
ang poong Jesus Nazareno. Amen ba? Parang kulang. Amen ba? Kahit kailan, hindi siya nagkukulang sa atin. Magkulang man tayo, pupunan niya. Kaya naririto tayo, nagpapasalamat. Dahil tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya. Walang taong nilikha para sa sarilo, walang taong nilikha para sa pera, walang taong nilikha para sa bagay sa mundong ito. Ikaw at ako ay wangis ng Diyos. At bilang wangis ng Diyos, tayo ay para sa Kanya. Kaya yung katabi mo, para yan sa Diyos. Hindi yan para sa tong its. Hindi rin yan para sa emperador. Yung katabi mo, hindi yan sa Red Horse. Hindi rin yan sa Marlboro. Hindi rin yan sa Philips. Ano pa yung sinisigarin ninyo? Fortune. Winston. Hindi ka para sa bisyo. Hindi ka para sa sigarilyo. Hindi ka para sa alak. Ni hindi ka para sa galit. Hindi ka para sa hinanakit. Ikaw ay para sa Diyos. Amen ba? Tandaan niyo po yun, ha? Kahit nahihirapan tayo, kahit marami tayong dalang problema, tayo ay para sa Diyos. At mula dyan makikita ang kadakilaan ng Diyos. Makikita sa iyo dahil ikaw ay para sa poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay para sa Kanya. At dahil tayo para sa Kanya, hinding-hindi siya magkukulang sa iyo. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. Ikaw ay para sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayo maging Kaniyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo, ang poong Jesus Nazareno. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon ng araw, ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw, ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas na way huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkos unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim po nating ilapit sa poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hiniling namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli ganyan ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaiyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na po ang Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipinto at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.